Meneses po sa Rafi Tufan Action Facebook page ang video ng isang away bata na nauwi sa rambola ng matatanda. Ito, panoorin po natin. Away bata na pinatulan ng mga matatanda. Ayan, tuloy yung mga matatanda naging isip bata. Sa halip na awatin, yung problema ay nakisaw-saw itong mga thunders. Nanay, Villadares, magandang umaga po. Nay, naputol. Carol, sayaw muna! Hello, Nanay Venus. O, Carlos, sa'yo ulit. Makausap po natin si Nanay Venus Villadares. Apo! Kala ko, pasasayaw na si Carol. Hindi ka po ako, sir. Ba't nagkarambulan at nakisaw-saw kayo sa rambulan? Hindi naman po ako nakisaw-saw, sir. May away kabataan. Okay. Eh ngayon po, galing po ako sa loob ng bahay. Tapos po, napunta po ako dun sa taas ng buhangin na tinatawag ko yung mga anak kong dalawang anak, sir, minor data, mga bata pa, pinutaon at kapuntaon. Okay. Tinawag ko lang po yun. Tuan ko yung kapatid ko, may kasagutan yung anak ni Aurora Alvera. Then, ngayon po, inawad ko, sabi ko, ay, ano yan, ba't nag-aaway kayo? Okay. Sabi ko lang po ng ganun, sir. Mamaya-maya, dumating yung Aurora Alvera. Tinanong niya, hoy, sino yung kaaway ng anak ko na sinaktan ang anak ko? Sabi niya po ng ganun sa akin. Okay. Sabi ko, ako te, inawad ko lang yun sila. Habang nagpapaliwanag ako, sir, tapos maya-maya, sir, dinuro-duro ko na daw siya, pinagmumura ko na daw siya. Pero habang nagpapaliwanag ako, sir, sinusuntok niya kami dalawa ng kapatid ko dahil nagpagit na yung kapatid ko ng minor de edad. Ang tinatamaan, ako at ang kapatid ko minor de edad, sir. Nasaan po yung mga taga-barangay noong mga oras na yon? Nasa barangay pa po, sir. Wala akong tumawag na mga tanod para awatin yung gulo? Meron po, sir. May nagtawag po ng barangay tanod. Pero ano ba talaga ang pinagmula ng gulo? Ano ba yung pinag-ugatan? Ba't nag-aaway yung mga bata? Sa ano po, tuksuan. Then ngayon po, yung Aurora Alvera, pinagsasabog niya pa yung anak set saka yung kaaway ng anak niya. Okay, tuksuan. Ma'am, ano yung tuksuan? Ano yung mga panunukso? Yung ganda ka daw po, sis. Tapos para may tinaman hanggang sa nagsagutan na po sila. Malayo po kasi ako eh. May mga minor na nagtutuksuan. Okay. Okay. And then, meron mga sa tuksuan, may mga nasaktan, hindi niya matake yung tukso, nag-react. Sa salita lang po yun, sir. Kaya nga. So, sino ang unang nag-react? Yung magulang po ng kabilang panig, sir. Nag-react yung mga batang yun. Okay, opo, so, nagkasakitan. Opo, siya hanggang siyang naunang nanakit, sir. Tapos, din ngayon nakita ako ng magulang ko, nung ina ko, yung Maria Nueva. Inaawat ako. Ngayon, hinila niya ako papunta doon sa compound ng kamag-anak ko. Eh, pinalabas niya pa ako. Sabi niya, kahit dalawa pa daw ang kalaban niya. Hamon niya ako ng 2 rounds, sir. Eh, siyempre, nakawala ako doon sa compound ng kamag-anak ko, sir. Tapos, iba na yung nakasagutan niya. Pinagmumura niya na yung ina ng kapitbahay ko. Okay, ma'am, ilan lahat involved doon sa riot na yun, sa rumble? Isang kambal, tapos kapatid ko, sir. Tapos yung anak ng kapitbahay ko, sir, tsaka yung mag-ina, sir. Okay. So, ilang kayo magkakampi versus doon sa kabila? Sa 5 lang po kami. 5, tapos sa kabila, ilan? Palagi ko lang po na sa 4. 4, tapos kayo 5, o di nakakalamang kayo? Opo. Okay, paano naawat yung away? Naawat po ng mga taga rito sa amin, eh yung mga taga ron sa kanila, hindi sila inaawat. Sinasabihan pa, lodges, kulakot sa puti daw. Para kay mga manok, pinagsasabong. Opo, ay tuwang-tuwa pa yung mga kapitbahay nila eh. Kaysa dito sa mga kapitbahay namin, inaawat na siya.
May mga bata bang nasaktan? Yung kapatid ko po, masakit po yung batok dahil sinapuksap niya po yun muna eh. Kahit ako po, yung batok ko yung masakit po, halos nalamog kakasuntok niya. Yung video po na yun, huling post nila po yun, minasama na lang po kami doon. Okay, sige po. Pinatawag na ho ba kayo magkabilang grupo at kinausap ni chairman? Meron na ho bang pag-aharap? Sa 28 po po. Tawag na si chairman. Unang harap po kami. Carol! Sige, sayaw! Ah, wala pa rin. Oo. Sherry, sayaw. Meron barangay? Wala pa rin. Kayo na nasa taas, libre nyo yung mga staff ko dahil silang taga-salo ng kapalpakan nyo. Di bali, kayong mga sumayaw, lilibrihin ko kayo mamaya. Mausap po natin si Charlie Reyes ng Bausi. Sir Charlie, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Nakarating na sa inyo itong rambulan, ano? Diyan sa inyong barangay, Away Bata, opo. Pati mga matanda na kisawsaw. Opo. Ano na pong nangyari sa inyong ginawang investigasyon? At meron na bang pag-aharap na naganap? May nangyari pong pag-aharap, tapos ni-reset namin. Parehas po po mahinig kasi. Okay. Ngayon ang reset namin ngayong hapon. Base po sa inyong ginawang investigasyon, sino ba talaga may sala? Sino nagsimula sa ng gulo? Sa akin po pananawa, sa diretsahang salita po, yung pumasok, yung dumayo. Kasi malayo yung area nila para mapunta rito sa area ng batang nasaktan. Okay, at sino po itong mga dumayo? Aurora Abuera. Abuera dapat po. Itong mga dumayo, agad-agad kinasuhan. Kasi sila dumayo tapos wala pa mga face mask. Ayun lang nga po eh. Kita namin sa video po. Anong dahilan ba sila pumunta doon? Gawa po ng Away Bata nagsimula and then sumali na yung mga matatanda. Teka muna, yung mga dayo galing pa sa maraming lugar yan? Medyo malayo po, siguro mga 1 kilometer pa po. So ibig sabihin, bumiyay pa sila papunta niya sa lugar para makipag-away lang? Ganun po, kasi parang nakainom din eh. Oh, so ibig sabihin, yung away na yan, matagal na? Parinigan ng parinigan hanggang sa umabot na, nagpang-abot na. Kaya nga, so nagpaparinigan yung mga bata, tapos may isang bata opo. Siguro tumawag, o rest ba opo. Kayo rito, mukhang magkakaupa ka na. So 1 kilometer, biniyahin ng mga dayo, mga matatanda, nakiaway. Opo. Itong mga dayo, saan barangay galing? Ano rin po, isang puruk lang rin po, Salvation din. Anong pamilya po ito? Albuera po. So Albuera ang dumayo? Opo. Okay, kaso ang nagreklamo sa amin, Albuera, pero ayaw makipag-usap. Ay, ganun po ba? Okay, so Albuera po yung dayo. So ito yung may opo. Mga kasalanan. Ang Villadares ang taga dyan talaga. Opo, tiga rito sila, dito bahay nila eh. Ano po yung maging disposition po ng barangay tungkol sa problema ito, sir? Mamaya po, pag-aharapin namin sila ulit and then ayusin namin kung maayos pa sila. At kapag hindi po naayos? Ay, indos na po namin sa ano, MSWD. Yung mga matatanda, sir, siguro dapat kasuhan. May posibilidad po, kasi nga yung pananakit nila doon sa bata na isa. Kayo po ay pwede magbigay na agad-agad ng certificate of file action para mayakit na sa korte yung kaso nito mga nagrabyado. Sa tingin ko, sir, kung nagsasabi ka ng totoo, eh dapat makasuhan itong Albuera family. Ganun na po siguro mangyayari mamaya. Kung nakikinig po yung Albuera family, kanina po, kayong lumilitaw na komplainan, kayo po nagpadala sa amin ng video ito, and then pumayag kayong magsalita, last minute, ayaw nyo na magsalita, siguro dahil guilty ba kayo? So may pagkakataon pa kayo, Albuera family, na sagutin ang mga tawag namin. Nandito naman po sa harap ko ah. Nandiyan? Opo, dumating po, pinatawag po. Okay, sige po, kausapin ko itong Albuera family. Sige po. Saglit lang po. Kasi sir, sinisin lang kami. Good morning po, good morning. Kayo po ay si Rhea o si Aurora? Si Aurora po, sir. Nay, dumayo opo. Pa kayo 1 kilometer, ang layo ng pinagdayuhan nyo, para lamang opo. Makipagsapakan? Opo, sir. Bakit? Sir, ang totoo, hindi po yun ang totoo nangyari sa simula. Meron po dito ang dalawang bata na involved. Yun po ang totoo niya na simula. Kaya nga ma'am, may batang involved. Sa halip na sana dumayo kayo doon sa eksena at makipagsapakan, ba't nila kayo dumiretso saan sa barangay at bit-bit-bit-bit yung mga tanod para awatin yung rambulan? Sir, hindi po ako dumayo po doon, sir, para makipagbakbakan, sir. Sa totoo lang po, sir, hinarangan yung anak ko at saka yung pamangkin ko sa pinsan at yung pinsang buo ko po. Palabas galing po yung dito sa amin yung anak ko, naligo. Uuwi na po sana ng Caltex yun. Kaya lang po, inarangan po ni nung isa doon sa kambal, bago nagdala na po siya ng kasama na 2 piraso rin. Sabi po ni ni Sir Charlie ng barangay nyo dyan,
Kayo na po'y dumayo pa para lamang makipagbakbakan. Ay, sa totoo lang po, hindi po alam ni sir kung ano pong pagkasad sa inyo. Hindi po ako dumayo, sir, kasi po, mas unang mas malapit po sila dito sa so, yung anuhan ko po, yung karambolan ko na sinasabi nyo. Mas malapit po kasi sila dito sa highway kita doon sa amin. Kasi po kaya lang po ako napadayo dito noon dahil may tumawag sa akin. Kasi sa bahay po ako, sir, eh. Ginising po ako sa bahay, ng kapitbahay ko at sinabi na inabangan niya daw po yung anak ko at saka yung pinsan ko at pamangkin. Okay. Kaya po ako napapunta doon, sir. Sir Charlie. Hello po, sir. Pakisabi naman po sa inyong mga tanod, next time, dapat, sir, gumagalagala yung tanod ninyo, apo, nagbabantay, para naman sa peace and order ninyo dyan. Apo. Kasi sir, kung may tanod dyan. Yung tanod po namin, 24/7 po kami nag-duty yung mga tanod namin. Nag-rubbing po yung tumatanod. Hindi po sila nagpapabaya sa kanilang trabaho. So, yung mga matatanda na involved yan, sir, pwede ng kasuhan kasi walang face mask eh. Nakipagdabula. Yung pang, isa pang violation nila, na hindi nila pagsusot ng face mask. Alam oh. naman ng maikpit nang huhuli rito mga pulis ang tanod. Bakit hindi po yung pakasuhan o pamultahan po? May patakaran naman talaga, may batas tayo, dapat naka-face mask. Opo. Sampulan nyo sa lahat na matatanda na involved. Pwede lang po yung mga minor. Ay, sige sir, request nyo eh. Ano yun natin kasi ano naman yan, ordinansa namin dito. Exactly. So sir ha, gusto ko po Opo. Sir, bukas, babalikan namin kayo. Kukunin ko yung pangalan ng mga matatanda dyan, nandiyan no, sa video. Gusto ko Opo. Po yan mga yan nakasuhan or napagmultahan sa ordinansa. Okay po. Okay po, sir. O dili kayo makatikim man lang ng pagkakakulong ng kahit na isang araw o dalawang araw. Sabi namin, community service. Community service. Okay. Apo. Ito ang... Nagbabalik namin. Colonel, magandang umaga po, Colonel. Yes, sir. Good morning din po, sir. Colonel, dyan sa inyong lugar kasi, meron pong nagrambulan, bata, pati matanda. Ang suggestion ko po kay Sir Charlie, para naman masampulan itong mga matatanda na sa halip na magsuot ng face mask at sa bahay nilang pumirmi, nakiaway. So sir, walang face mask, baka pwedeng pagdadamputin mga ito or i-fine, pagmumultahin. Pwede ba, Colonel? Yes, sir. Dahil actually, yung what we ring mask kasi, sir, is may city ordinance po kami dyan. Opo. City ordinance 907. May fine po yan, may 1,000. Oh, sige sir. Yes, sir. Multahan po, sa tulong po ninyo at ng barangay, coordination po, you and the barangay, para pagmultahin po lahat ng mga matatanda na involved po sa riot na ito. Yes, sir. Okay. Dahil sa hindi pagsuot yes, ng face mask. Okay? Yes, sir. Salamat po, Colonel. Asahan po namin, Colonel. Sir. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir. Thank you po. Ma'am Aurora, lahat po kayo magmumulta ng 1,000. Ika, okay po. Sabi mo, Kamo, lima kayo, ano? So, 5,000, pakiready na. Sa kabila naman, 4, so 9,000. So, pakiready na mga pera nyo. Dahil kapag hindi ko kayo nagbayad, sir, ipakukulong ko kayo. Ay, sir, dalawang bata lang po, sir. Bali, 4 po kami, sir. Yung pinsan ko po yun. Okay, sige, 4 kayo. So, 4,000, pakiready mo na. Ito naman, Villadares family. Ma'am, okay, pakiready na po yung 5,000. Ibabayad niyo po yan sa barangay. Wala pa po yung mister ko sa laot pa. Naglalaot po kasi mister ko. Wala ka 5,000? Ay, sir. Wala po. Ay, makukulong ka. Hello, sir. Oo. Ang kasama ko lang po doon na hindi minor de edad. Tatlo lang po kami. Kanina sabi po 5, ngayon 3. Eh, pababalik pa ba? Ano po, akala ko po, sir, yung ano lang, yung minor de edad kasama. Ah, ganito na lang. Charlie, hello, sir. Gusto ko po by tomorrow, isabit niyo po sa akin ang pangalan ng mga matatanda na involved sa riot na mapapainan po, mamumultahan ng 1,000. Okay, sir? Okay po. Sige salamat po, sir. Thank you, sir. Po. Okay po, salamat din po. Thank you po. Anong sabi ng netizens, MJ? Idol Rafi, talagang ano, no? Frustrated yung mga keyboard warrior natin dahil ang pinaka talagang bumubungad sa kanila ay yung wala daw social distancing at walang face mask, di ba? Ito nga sabi nga nito, no? Spreading COVID pa more. Si Christine Edovani sabi, pasaway ang mga bata. Yung iba naman nakikita natin sa Facebook, Idol, sinasabi nila, ba't parang ang hina raw ng barangay? Ba't nagkaroon ng karambola? At bakit nandun nga yung mga bata nagkakalat, wala daw social distancing? Yun talaga yung ano nila, no? Sila daw yung 9% na hindi nakikinig at hindi nagmamask. Yung mga nakita natin dito, ayan. At sabi ni Lori Morales, ano ba yan? Ano ba yung mga pinapakita natin sa kabataan? Hindi maganda. Ayun. At ito nga sabi naman ni Gonzales, mahina mga tao dyan. Kita-kita mga bata, nakalabas sila. Dapat parusahan mga magulang at minor de edad makulong para matuto sila all. So, eto yun ano. At sana raw magsilbing leksyon ito para sa iba pang mga lugar, no? Kung may nakikita kayo na walang social distancing at hindi nagpa-face mask, eh talagang magtanda itong ano na to. Itong nireklamo na to ngayong umaga na ito, Idol. So ito yung round up ng mga keyboard warrior natin. Balik sa inyo dyan sa studio. Okay, thank you, MJ. Carol. Yes po, Idol. Okay, mamaya singilin mo sila dahil ikaw ang pinapasayaw ko. Sayaw ulit one more time.
Thank you, Carol.